Hi guys! Kamusta, kamusta kayo dyan? Shhh! Inahanap ko yung stand ng cellphone ko. Hindi ko makita. Kamusta, kamusta po? Ang paksa natin ngayon patungkol sa El Shaddai. But before we start, marites muna tayo, ha? Chismis, chismis. Chika-chikahan tayo. Siyempre maganda yung chika muna, di ba? Chismis muna bago. Tapos, titignan ko po mamaya kung kakayanin ng data ko yung ano. Yung sa Islam, titignan natin kung kakayanin pa ng ano mamaya. Siguro mag-i-Islam-Islam tayo ng 1 p.m. Kasi ang ginagawa ko is, bago ako mag-live, ay itong mga nakaraang araw pala, nanood ako ng mga movies. Kasi syempre nag-refresh tayo ng utak, no? Kasi masyadong mabibigat. Alam nyo ba yung opir? Sino nakakaalam ng oper dito? Stand ng INC. Kakatapos ko lang din siyang buuin yung stand ng INC patungkol sa oper. No, yun din ang ating tatalakayin sa mga susunod na araw. Yung oper. Kung alam nyo yung oper. Shoutout Kuya Atchanggo. Kay Mami Helen Pawa, kay Kuya Prince Nick Bandolon. Oh, eto na naman si Sulpot. No? Magsasabi ka lang ng pa-shoutout, lalaitin mo pa ako. Ang aga-aga, hindi pa ako nag-i-start. Alien? Alien ba? Tsaka na kayo manlait pag nag-start na. Aga-aga kaya ang papangit nyo eh, no? Mga Sulpot. Nakakapangit ang masyadong mapanlait. No? Nakaka-haggard yan, nakakapangit yan. Tingnan nyo, ang papangit yung mga mukha kayong gurang, di ba? Bata-bata nyo pa, mukha kayong matanda. Walang maitutulong yung panlalait nyo sa akin. No? Magpawapot ka na lang, Johnny De Lara. Johnny De Lara, shout out. Magpawapot ka na lang para hindi ka masyadong nasasaktan. Sabihin mo, Elian, pawapot naman ako dyan. Diba magpawapot? Para hindi masyadong nasasaktan. Shout out sa 25 live viewers. No? Meron akong isha-share sa inyo. Ngayon ay pinag-uusapan sa social media yung ano, rice hoarding na tinatawag. Nakakalungkot, no? At may ganyang klaseng Pilipino na ginigipit ang sariling tawag nito kababayan. No, meron po kasing natagpuan na isang malaking bodega. Actually naiyak nga ako nung napanood ko yun eh. No, galit na galit yung ano, yung tao na dun sa nasaksihan nila sa malaking ano siya, bodega. Punong-puno siya ng mga bigas. No, at pinakinggan ko ng buo yung live presentations, yung video patungkol dun sa bigas na nakuha, no, ng at sino ba nakakuha, no, nakuha ng custom. Yung malaking bodega pala na yon ay nasa tabi ng ano, ng Philippine Arena diyan po sa Bulacan. At based sa mga naging comment ng mga kaanib ng INC, aminado sila na kaanib nila yon. Alam nyo, kung kayo ay nasa Diyos, bakit kinakailangan ninyong gawin yan? Ang turo ng Diyos sa atin, matuto tayong magbigay sa mga taong gipit, sa mga nagugutom, damitan ang walang damit, pakainin ang walang makain. Hindi po ba? Malinaw ang stand ng ano yan, ng Bible diyan, 'di ba?
Bakit kailangan ninyong ipitin yung mga bigas? Sabi dun sa napanood kong video, iniipit daw yung bigas just in case na lahat daw ay magtaasan. Kasi ang daming sako eh. Nakita ko yung tapos yung mga sako ng bigas ay nakalagay sa sako ng Iglesia ni Cristo. May logo pa. No, may logo ng INC at based dun sa sinabi niya, dun sa video, mismong kaanib ng INC ang nagsumbong na may rice hoarding nga na nagaganap sa ilalim ng Iglesia ni Cristo. Ang paliwanag naman dito kung bakit itinago ng mga Iglesia ni Cristo yung mga bigas na to, pag nagtaasan daw po ng bigas, syempre tataas eh, magmamahal ko. Kasi kukapos tayo sa bigas, di ba? Ipamimigay daw to ng INC sa mga tao. Pero, kailangan mong umanib. Di ba? Ang taray ng mentality. Imagine ninyo, ang halaga ng bigas na yon ay half a billion. Kalahating bilyon ang halaga ng bigas na nakamkam. Kaya pala tayo gumagapang sa taas ng presyo ng bigas. Kalahating bilyon yung halaga. Intindihin po nating maigi. Ang sabi dun sa salaysay nung tao ay yung mga nakasako na yon na nakalagay sa sako ng INC mismo, nandoon yung logo nila eh. Pinapalitan nila ng ibang sako at ibebenta sa merkado ng mas mahal. Imagine ninyo, makatao ba yung ganyan? Para po sa inyo, makatao ba? Hindi nila naisip kung ilang mga Pilipino ngayon ang nagugutom. Katulad ko, wala naman po akong permanenteng trabaho at sa sobrang taas at mahal ng bigas, hindi na po ako bumibili ng bigas. Hindi na po talaga ako nagra-rice. Bumili po ako ng mga soup good for 2 days. Nagsusup po ako. At tipid na tipid ako dahil nakikipag sa bayan na sa senior citizen ang mga bigas ngayon. Dito po ang pinakamura, 60 pesos. At yung 60 pesos pa na bigas dito, lasang lupa. Lasang NFA. Ganon. Kaya yung iba siguro, sabi rin sa akin ng mga kaibigan ko doon sa Metro Manila, may mga bigas daw doon na worth 75 pesos. Can you imagine? Paano yung mga tao na nangungupahan, nagbabayad pa ng tubig, ng kuryente, may mga estudyante, may mga anak, may mga nagpapadede, bagong silang na sanggol, bumibili ng diaper, ng gatas. Paano yung mga pamilya na may sakit? Di ba? Na may sakit, pamilya na ang mga magulang bedridden, tapos ganyan pa kamahal yung bigas. Can you imagine kung makatarungan ba yung, yan ba yung may Diyos? Na sinasabi ng INC na maka-Diyos sila na, Ama! Ama! Ibagiganti mo ako, Ama! Eh, paano yan? Nabuko ngayon yung rice hoarding ng INC. Di ba? Nabuko. Lumabas na sila ay sangkot, no, sa panggigipit sa bigas. Eh paano kung tayo ngayon ang dumulog at sabihin natin, Ama, oh, paano kung tayo rin ang gumanon? Diba? Paano kung sabihin ko, Ama, tinago nila ang bigas, Ama! Ama, itinago ang bigas! Diba? Sasabihin ninyo na maraming mga Katolikong nakakulong. Sasabihin ninyo na maraming Katolikong kriminal. Yung panggigipit nyo sa bigas, ano ang tawag nyo dyan? Hindi ba? Yung ginagawa ninyo sa bansa mamamayang Pilipino, pagdating dyan sa bigas, ha? Anong tingin nyo dyan? Tama ba yan? Mabuti ba yan? Ang sabi nila, yung issue daw sa bigas,
ang pagkakamali daw ng isang kaanib, huwag daw idamay ang kabuuan. 'Di ba? Ibabalik ko ngayon yung sinasabi ninyo sa Katoliko. Ang sabi ninyo, maraming paring gripis. Pero bakit nilalahat nyo lahat? Bakit nyo nilalahat ang pare? Oh. Ang sabi ninyo, maraming Katolikong nakakulong. Pero bakit sinasabi ninyo na ang Catholic Church criminal? 'Di ba? Ang sabi ninyo, maraming may bisyo na kaanib ng Catholic Church. Pero bakit nyo dinadamay ang mismong simbahan? Ngayon, ibabalik ko sa inyo. Yung rice hoarding ng INC, bakit nyo ngayon sinasabi na kaanib nyo ang nagkamali, hindi ang INC mismo? Oh, hindi nyo ba alam na isang kalapastanganan sa Diyos ang gutumin ninyo ang mga tao? Wala kayong awa. Wala kayong awa sa mga single mom, sa mga single dad, sa mga breadwinner, sa mga tao na dumadanas ng krisis ngayon tas ginanyan nyo yung bigas. Diba? Ngayon, sa ating Pangulo, si Bongbong Marcos, hindi kasi natin alam kung anong magiging action niya dito eh. Kasi alam natin lahat, mga kapanalig, na si Bongbong Marcos, isa sa sumuporta sa kanya tong INC. 'Di ba? INC. No? Bagong Pilipinas, bagong muka. Oh, 'di ba? Ine-expect ko may 20 pesos na bigas. Bakit parang triple yata yung halaga ngayon? 'Di ba? Hindi ko kine-question yung kakayahan ng ating Pangulo. Kasi hanggang ngayon, hindi pa naman natatapos ang kanyang termino, marami pang pwedeng mangyari. But the point is, ang inaabangan ko, ano kaya ang magiging action niya dito sa nangyaring rice hoarding? Ano kaya ang magiging action niya? Sabi nga nung yung nagsasalita dun sa video. Dun ako na naantig yung puso ko, no? Kasi nakita ko yung courage niya eh. Yung tapang niya talaga sa pagsasalita na pag na ako namatay, INC ang may kagagawan. Can you imagine? Sinabi niya pa na malakas sa politika at sa gobyerno ang INC. 'Di ba? Ngayon na nabubuksan, no? Nabubuksan ngayon yung ginawa ng INC patungkol sa bigas. Hindi ngayon nila alam kung paano sila lulusot. 'Di ba? Tama ba 'yon? Nasa sako ng INC, papalitan niyo yung sako, gagawin yung doble yung presyo ng bigas tapos ibebenta sa merkado. Nasa ng pagiging makatao niyo doon? Ginawa ba ng Catholic Church yan? Ginawa ba ng simbahang Katoliko yan? Hindi. At to think, tabi pa ng Philippine Arena ninyo. Sige nga. Kailan ang simbahang Katoliko dito sa Pilipinas naggagaganyan? Nag-rice hoarding ang Katoliko mismo, simbahan? Hindi. At imposible na tong rice hoarding na ito nung ito ay sinuri, no, ng mga kapulisan, pagmamay-ari to mismo ng INC. Oh. Kung pagmamay-ari mismo to ng INC, itong bigas na nakita diyan sa Bulacan, imposible naman isang kaanib lang ang involved. Malamang kasali ang mga ministro nyo diyan. Kalahating bilyon ng bigas, hindi alam ng INC na pamunuan, we. Totoo ba? Kalahating bilyon ang natuklasan ng gobyerno. Walang alam ang pamunuan ng INC, walang alam ang sentral tabi ng Philippine Arena, we, di nga. We. Half, imagine niyo kalahating bilyon. Oh. Kalahating bilyon.
Hindi yun maliit na halaga. Hindi alam ng mga ministro? Imposibleng hindi alam ng executive minister nyo yan. Bilyon ang halaga, kalahati? Tapos ang nagmamay-ari daw, isang kaanib lang, siguro, talaga? Tapos, may in-interview. No? Sabi nila, hindi daw nila kaanib yun kasi yung nag-interview daw, yung sinasabi nagma-management daw, gumamit pa ng San Miguel Arcangel sa likod. May rebulto pa ng San Miguel Arcangel. Oh, kasalanan ninyo? Ipapasa ninyo sa aming mga Katoliko? Ha? Kasalanan ninyo? Hey, Rog! Alinesed sa mga bagong pasok na Katoliko, sabi ko magchichismisan muna bago ko itapik tong El Shaddai. Nagbabanding muna tayo, huwag kayong masyadong hyper. Kalma-kalma lang. Kasi, yung El Shaddai, pwede naman yan mamaya, mahalaga tong topic natin. Patungkol to sa bigas. Patungkol to sa mga sikmura nating Pilipino na sinasamantala ng mga sulpot. Papayag kayo ng ganyan? Yung sulpot na umaakusa sa simbahang Katolika na ginigipit tayong mga Pilipino pagdating sa bigas, okay lang? Hindi nyo gagamitin yung mga boses ninyo? Papayag tayong sinasamantala ng mga yan? Siyempre hindi! Ang makita ninyo, ang inyong mga pamilyang nagugutom dahil sa taas ng presyo ng bigas, kagagawa ng mga iglot na yan, okay lang sa atin, hindi. Kung sila makapagsalita sila sa mga pari natin, hindi ba? Makapanghusga sila kay Father Darwin na sinasabi, Lasenggo, sila. Anong ginagawa nila dito sa mga mamamayang Pilipino na nasa Pilipinas? Kalahating bilyon ng bigas ang inipit. Lalo na ngayon, sumabay pa sa pasukan. Can you imagine? Kung ano ang dinadanas na kahirapan dito sa Pilipinas dahil sa mga iglot na yan? Tapos sasabihin nila, maka-Diyos, diretso langit, nasa kanila kaligtasan? INC lang maliligtas? Maliligtas ba yung ganyan? Tabi ng Philippine Arena? Tapos sasabihin ng mga INC, ang nakakaalam lang daw niyan, yung isang kaanib, kalahating bilyon ng halaga, hindi alam ng pupamunuan ng sentral? Come on! Papayag kayo ng ganon? Kaya ginigipit daw tayo ng dyan sa bigas na yan? Para pag nagtaasa ng presyo, ipamamahagi sa mga tao, tapos ipapaanib sa sekta nila? Bibigyan sila ng supply ng bigas? Ganun na ba talaga kadesperada mga iglot? Kadesperado? Gigipitin sa bigas ang tao? Bigas tsaka anib? Bago ka, kung gusto mong umanib, ayuda? May ayuda sa pag-anib? Papayag kayo ng ganon? Kailangan magkaroon tayo ng boses. Paano yung mga Katolikong natutulog? Paano yung mga Katolikong walang alam sa doktrina? At sabihan sila ng iglot? May ayuda sa aanib. Hindi ba? Bakit ko ito tinapik sa inyo? Ito ay may kaugnayan sa espiritual. May kaugnayan to sa espiritual. Bakit? Panayang atake ng INC sa mga kaparian. Tignan nyo yung nangyari ngayon. Panayang atake ng mga INC sa Iglesia Katolika. Kesyo ang dami daw nating ganito, ang dami daw nating ang dami raw magnanakaw na ano, na Katoliko. Yung ginagawa nilang rice hoarding, okay lang? Imagine ninyo ang taas ng bigas.
Sabi ni Angeline Puno, wala po sa INC yan. Pag napatunay sa INC yan, matitiwalag po yan. INC nga may-ari, binalita na ho, Angeline Puno. INC nga yung may-ari, oh, tabi ng Philippine Arena, dyan sa Bulacan. Malaking bodega ng bigasan, kalahating bilyon yung halaga, bilyon? Oh, sino ang hawak ng bigasan, kalahating bilyon ng halaga? Ordinaryong tao, oh, naka-anib, oh. Ordinaryong taong kaanib lang ang mahawak ng kalahating bilyon na bigasan. Siyempre, pera-pera na yan. Takipan na yan. Protektahan ng nasa likod na may kapangyarihan sa loob ng INC. Sabihin nyo hindi. Magbubulgaran yan eh. Diba? Lalabas yan eh. O sino yung nasa likod nito? Sino ang pasimuno? May mga magsasacrifice dyan na tao. Oh. Hindi ako naniniwala ako hindi matutukoy kung sino puno niyan. Oh. Bakit? Bakit hindi yan matutukoy? Masisira ang INC. Gagawa't gagawa yan ng paraan. Takipan to. Sos. Magtatakipan yan, oh. Maniwala kayo sa akin. Ayon kay Ate Pilipina Buan, para daw sa lingap. Lingap? Hindi ako naniniwala. Kung para sa lingap, bakit binibenta ng mas mahal? Diba? Angeline Puno, manood ka ng ano, balita? Nanonood ka ba ng balita? Sabi mo, wala pang patotong INC, na INC po yan, kapatid. Meron na, oy! Ilan na sa mga kaanib mo ang umaamin? Hello ka na sa social media. May screenshot ako, nakapost sa Facebook ko. Kinalang written debater na INC inamin, kaanib nga ninyo yun. Yung ano, yung lugar na nakuhaan ng bigas, napatunayan mismo INC ang may-ari, kaanib. Oh, anong walang patotoo? So mali ang gobyerno? Mali ang custom? Sabi ko sa'yo, manood ka ng TV. Yung bodega na nakuhaan ng kalahating bilyong bigas, kaanib ng INC, anong walang patotong pinagsasabi mo, Angeline Puno? Nanonood ka ba ng TV? Ako nga walang TV dito, alam ko. Hindi ka ba updated sa mga kaanib mo, kapanalig mong INC? Kapanalig mo na mismo umaamin sa social media? Kaanib ninyo yung may hawak nung ano? Nung bodega? Anong walang patotoo pinagsasasabi mo? Oh. Oh, sabay ngayon inuman kong tubig. Sakit? Oh, ayun nga eh. Angeline Puno eh, no? Sabi mo kung sakaling kaanib matitiwalag. So ganun na lang. So pag natiwalag 'yon, no, dahil may rice hoarding kayo, so wala na. Lusot na naman kayo sa issue, hindi oy. Dahil habang ginagawa ninyo ang rice hoarding na yan, kaanib nyo yan. At eto pa, masaklap. Kung kaanib nyo yan at may kalahating bilyon na halaga ng bigas na nakatago dun sa bodegang yon, huwag nyong sabihin walang involved na mga ministro dyan. Tabi ng Philippine Arena yan. Oh. Tabi ng Philippine Arena yan, sa Bulacan. Sos! Siyempre, anong gagawin ninyo? Pagtatakpan nyo yan. Imposibleng walang matataas na posisyon ang nasa likod niyan. Wag ako. Wala. Ordinaryong kaanib lang ang nagmamay-ari ng kalahating bilyon na mga bigas na nasa bodega. Ordinaryong kaanib. Ay, we. Ganon kalaking halaga? Kalahating bilyon na bigas? Normal na kaanib lang ang magmamayari? Hindi nga. Tabi pa ng Philippine Arena? Oh, tapos nung kinalkal ng government, ng custom, nasa ilalim ng ano, kaanib ng INC, imposible namang hindi alam ng mga ministro yan, ang hilig-hilig ninyong magdalaw-dalaw sa mga bahay. Oh,
Ang hilig-hilig nyo magdadalaw-dalaw sa mga bahay, di ba? Imposible hindi walang lagak na malaki yan. Oh. Half billion? Kaanib? Ng INC? Magkano ang ikapu niya doon? Imposible wala kayong mapapala. Sa lagak-lagak. Oh. Tingnan mo. Half a billion? Tabi ng ano, Philippine Arena na rice hoarding na kalahating bilyon. Bilyon ha? Hindi alam ng sentral talaga. Napaka-imposible. Pangalawa, paano yan napunta doon sa loob ng bodega? Oh, paano yun naipon doon? Ganon kalaking halaga. Imposibleng wala kayong koneksyon sa gobyerno. We, talaga ba? Ah. Oh. Paano naipon yung ganong kalaking bigas na halaga kung wala kayong pampadulas sa mga nasa likod na nakaupo dyan? Eh, sasabihin ninyo, hindi kayo malakas sa, sa gobyerno? Talaga ba? Paano nyo naipon yun? Sus! Kapag nabubuko kayo, at napatunayan naman at may nagsalita na mismong tao, i-deny nyo. Anong flag na yan kahit saan meron? Yung flag na gamit ninyo, Italia, bakit kami gagamit ng ganong klaseng watawat? Anong kahit saan meron, tigil-tigilan mo ko? Iglot? Eme-eme ka? Charot-charot? Charot ka? Sos? Tapos sa ano yan? Magkakalkalan yan, di ba mga kapanali? Kakalkalin yan eh. Saan niya nagsimula? No, kung sino ang punot dulo, oh, pupusta ako sa inyo, may magsasacrifice dyan. Syempre, kailangan ninyong pagtakpan yung mga nasa likod nyan. Mayayanig ang ano nyo, iglesia nyo. Oh, bigayan yan. Sas! Charot-charot! Cheret-cheret! Katulad yan yung nangyari kay Father Nilo. Diba? Sos, huling-huli na. Pero ano nangyari? May humarang, may ibang sumalo. Sos, nabigyan ba ng katarungan si Father Nilo? Hindi. Bakit? Iba yung sumalo. Ang sinabi lang ninyo, away sa ano? Ano yung sinabi nila? Mayroon silang kinakalat na chismis na ano, na parang sakristan daw yon. Sos! Magdemanda ka, MJ Love! Sus, demanda nyo! Ano? Makapanira kayo sa mga kaparian? Makapanira kayo sa mga sa kay Father Darwin na Lasenggo? Tapos ngayon tinitirada kayo ni Sanrio, magdedemanda. Demanda mo, MJ Love! Sus! Pinatay si Father Nilo? Tapos sabi daw, ano daw, away-away daw sa lupa. Charot-charot. Paano? Hindi nyo kasi kakayanin sa laban. O, di ba? Lalaban kay Parba? Nakita nyo yung presentation ni Father Nilo? Nga nga kayo. O, saka ba? Ano nangyari? Pinatay yung kaawa-awang pare. Tapos, di ba? Para hindi kayo maano, madawid sa eksena, di ba? Anong ginawa? May sumalo, away daw sa lupa. E di sana noon pa umugong yan. Ano yon? Maglalaban pa lang sila ni Parba, biglang napunta sa lupa. E di sana noon pa, pinatay siya. Bakit ngayon lang kung kailang maglalaban sila ni Parba? Ah. Sas, eme-eme nyo. Charot-charot. Di ba? Nabigyan ba ng justice si Father Nilo? Hindi. Kahit na iba pa ang ginawa ninyong dahilan kay Father Nilo, sa aming mga Katoliko, alam namin kung ano ang totoo. At hindi ninyo mababago kahit kailan ang alaala ni Father Nilo kung paano yung pinatay. Kahit ilang beses ninyong pagtakpan yung mga pinaggagawa ninyo sa kaawa-awa naming pare,
Kahit kailan, hindi ninyo mabe-brainwash kaming mga Katoliko sa nangyari sa kaawa-awa naming pare na binaril bago magmisa diyan sa Saragosa, Nueva Ecija. Huwag ako! Sus! Oh, di ba? At tapos, di ba, sumingaw yan? Oh, huwag niyo sabing hindi. Kung yan ay hindi totoo, bakit kaming lahat ng mga kaanib ng Katoliko? Ha? Bakit lahat ng Katoliko alam namin kung sino? Kung anong grupo ang pumatay kay Father Daru, kay Father Nilo? Bakit alam namin lahat? Kasi yun ang totoo. Hindi kahit kailan matatapalan ng pera ang katotohanan. Oh, di ba? Hindi kahit kailan matatapalan ng pera ang katotohanan sa likod ng kamatayan ni Father Nilo. Hindi ko kailangan magbanggit ng grupo, wala akong sinasabi, ah. Pero ang sabi ko, malinaw. Hindi nabigyan ng katarungan ang kaawa-awang pari namin si Father Nilo. At hindi lang si Father Nilo. May mga pari dito sa Pilipinas na pinatay. Wag ako. Di ba nung sumingaw yan? Sumingaw yan eh. Yung issue ni Father Nilo, di ba? Yung sumingaw yan, biglang laban kay Father Darwin. Si Parba. Oh, sus. Bakit? Nai-issue kasi si Parba kay Father Nilo. Kaya biglang laban kay Father Darwin. Oh. Sus. Yung mga tricky-tricky nyo, mga tricks-tricks nyo, hindi yan uubra kay Sanrio. Oh, di ba? Mga kapanalig, umugong si Parba diyan kay Father Nilo. Oh, ngayon, para hindi halata, sus, lumaban si Parba kay Father Darwin. Oh, para manahimik yung mga tao, matakpan yung issue, mapunta doon kay Father Darwin at kay Parba. Oh, nasan si Parba ngayon? Kung kayo nanalo sa debate naman ni Father Darwin, asan siya? Oh, lumabas ba? Sus, sabi kayo nang sabi na nanalo si Parba, o nasan si Parba ngayon? Lumantad ba? After ng laban nila ni Father Darwin? Oh, ngayon, dyan tayo sa rice hoarding. Oh, napatunayan, taanib ng INC, kalahating bilyon. Walang involved na ministro dyan, we. Talaga ba? Oh, walang involved na ministro? Walang nakakaalam niyan sa pamunuan? Kalahating bilyon yung halaga tabi ng Philippine Arena? Pakimposible naman. Pangalawang tanong, paano yan naipon? Paano nakapasok sa Bulacan yung ganyang kadaming bigas? Kalahating bilyon yon. At napatunayan yan, isa sa kaanib ng INC ang humahawak, nagmamanage. Tuting ka, nagmamanage. Oh. So pag nagmamanage, meron tao sa likod. Kaanib ng INC yan. Kaanib ng INC, kukuha kayo ng Katoliko, magmamanage kayo ng ganyang kalaking bigasan, we. Talaga ba? O ngayon, magkakalkalan. Sa tingin nyo, mahuhuli? Yung nasa likod niyan? Hindi. May magsasakripisyo dyan. O, naniniwala ako doon. May magsasakripisyo dyan. Meron aako niyan. Na ako yung nagagagay ito. Ako yung... Sus! Eme-eme! Tapos sasabihin nyo, kayo maliligtas? Tignan nyo, ginagawa nyo sa mga bigas, kakainin ng tao, iniipit nyo, gigipitin nyo. Tapos malalaman namin doon sa binidyo nung ano, ni Kuya. Sabi ni Aroj Alineced, bilis sa topic na, ah, kayo na po mag-topic. Kayo na mag-topic, Aroj. Nagsasalita ako, pinagmamadali mo ako. Gusto mo ikaw na mag-topic dito? Sige na, topic ka dito. Makapagmadali ka, naglalata, nagkikwentuhan kami dito. Parang ano,
Para naman akong alipin sa lasa, lagay na to. Sandrio, topic ka na, dalian mo. Ikaw na mag-topic, madaling-madali ka. May mga kausap ako. Diba? Imagine ninyo, tapos kayo maliligtas, tapos may rice hoarding kayo. Oh, rice hoarding, tapos kayo maliligtas, talaga ba? Sure yan? Kaya tutukan natin tong kasong to, mga kapanalin. Diba? Ang galing nilang sabihin na mga pari ninyo, nang gagahasa, mga pari ninyo, lasenggo, daming nakakulong na mga Katoliko. O dito tayo ngayon sa rice hoarding. Tignan lang natin. At naniniwala ako na sa likod ng rice hoarding na yan, may mga ministro yan. Walang nag-rice hoarding na Catholic Church. Oh, meron? Sabi ko sa inyo eh. O ano? Di ba wala? Kaya isa yan sa magandang sa gamitin natin sa kanila. Kasi, can you imagine na dun sa video ah, yung rice hoarding pala na yun, sabi dun sa video na napanood ko, pinost ko yun eh, gigipitin daw ang Pilipinas sa bigas. Parang ganun yung kwento niya eh. Parang, pag mataas na yung bigas, magbibigay sila ng ayuda kapalit aanib ka. Anib kapalit bigas. Oh, desperate moves, di ba? Tapos, pinapalitan daw yung sako kasi nakasako siya eh, na may logo daw ng INC. Pinakita doon sa video eh. Papalitan ng bagong sako. No? Papalitan ng bagong sako. Tapos, pag pinalitan siya ng bagong sako, ibebenta sa merkado ng mas mahal. Oh. Diba? Nakita niyo mga pag-uugali ninyo, tapos mapupunta kayo sa langit! Kaya sabi ko sa inyo, ang taong nagbabanal-banalan ay mapupunta sa langit-langitan. At itong naging issue ninyo sa bigas ay hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Hindi lang actually Katoliko ang mga nagutom, ang Muslim, ang born again, Jehovah's Witness, Mormons, lahat ng iba't ibang mga kaanib ng mga denominasyon ginutom nyo. Lahat ng mga Muslim nagutom. Ang mga Katoliko nagutom. Oh. Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo malakas sa gobyerno? Hmm. Titindi nyo, di ba? Ang titindi nyo. May konsensya ba yung ganyang klaseng iglesia? Tapos saan iba ko? Ay, hindi, oy. Oh. Aani ba ko sa ganyan? Walang konsensya sa tao? Sos. Ah, sige, dito na tayo sa topic. El Shaddai. Oh, ito na po ah, mga kapanalig ah. Oh, ayan, oh. El Shaddai na. Ito pong, bakit ako nag-topic ng El Shaddai? Ito po ay isa sa most requested ng mga kapanalig nating Katoliko sa akin na pag-usapan natin tong El Shaddai na to kay Mike Velarde. No? Ano ba ang stand ng El Shaddai? Kasi may ibang mga Katoliko, sinasabi ang El Shaddai daw ay sekta. Ang El Shaddai daw ay Protestante. Ang El Shaddai daw ay hindi Katoliko. May mga Katoliko naman na sinasabi na ang El Shaddai ay charismatic, Catholic charismatic, Katolikong samahan. No? So pag-usapan natin itong El Shaddai na to. Oh, mga sulpot, hindi to para sa inyo, El Shaddai, pang-Katoliko to. Oh. Bago nyo, baka atakihin nyo yan naman yung El Shaddai, bago nyo atakihin yung El Shaddai, ayusin nyo muna yung gulo nyo dyan sa rice hoarding. Ha?
Bago nyo atakihin ng El Shaddai, ayusin nyo muna yung rice hoarding issue ninyo. Dahil magiging matunog na balita yan. Okay. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International. Yan yung kabuang pangalan niya na. Ang kabuang pangalan ng El Shaddai ay El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International o mas kilala bilang El Shaddai. Ang salitang El Shaddai ay hango sa salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay God Almighty. Ito ay isa sa naging katawagan sa o naging katawagan o naging pangalan ng Diyos ng mga Hudyo. Yung El Shaddai ay hango sa Hebrew at yung pangalang El Shaddai, Jewish faith yan. Hudyo yan. Isa yan sa tawag nila, isa sa mga naging pangalan ng Diyos, El Shaddai, ng mga Hudyo. No? Dahil yan ay mula sa wikang Hebreo na ang ibig sabihin ay God Almighty. So, kung ito ay Hebrew, maaaring ito ay pantukoy na pangalan sa Ama. Kasi wala naman, wala akong nabasa na tinawag si Kristong El Shaddai eh. No, wala naman ako nabasa sa New Testament na si Christ ay tinawag na El Shaddai. So pag El Shaddai, God Almighty, tawag ng mga Hudyo sa titulo ng kanilang ng Diyos, no, na which is God the Father. Baka God, ito yung tawag doon sa God the Father sa panahon ng mga Hudyo. Ang El Shaddai, ito ay samahan na may pinakamalaking Catholic charismatic movement sa Pilipinas. Walang-wala ang kalingkingan ng born again dito. Kukulang sila ng El Shaddai. Ang El Shaddai po, ang pinakamalaking Catholic, ha? Catholic charismatic movement. Yan, sila ang pinakamalaki dito sa buong Pilipinas. Wala pong nakatalo sa El Shaddai pagdating sa charismatic. Sila ang pinakamalaki, pinakamarami na katolikong charismatic na grupo. Okay. Ang El Shaddai, ito ay pinamumunuan ni Mike Velarde. Siya po ang founder ng El Shaddai. No? Si Mike Velarde, no, nung siya ay hindi pa nagtatatag ng El Shaddai, siya ay isang real estate developer at mangangaral. So kahit nung wala pa namang El Shaddai noon, nangangaral at nagtuturo na si Mike Velarde. At isa din po siyang developer ng isang real estate. Yan si Mike Velarde before El Shaddai, no? Ang nagsisilbing spiritual advisor o yung pare na nagbibigay ng payo kay Mike Velarde, ang nagsisilbing spiritual advisor niya, no, ay si Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani Jr. Ang spiritual advisor ni Mike Velarde ay si Bishop Bacani Jr. Obispo ng Katoliko. So, Katoliko siya, ha? Catholic organization ang El Shaddai. Charismatic movement in the Philippines. Catholic charismatic movement sa Pilipinas. Dito tayo sa history. History tayo. Dahil sa inspirasyon ng kanyang pagaling mula sa sakit sa puso noong 1978. Kasi si Mike Velarde noon, nung wala pang El Shaddai,
Nagkasroon po yan ng sakit sa puso. So inakala ni Mike Velarde baka mamamatay na siya, no? Pero siya ay gumaling. Nung gumaling si Mike Velarde doon sa sakit sa puso noong 1978, sinimulan at inumpisahan ni Mike Velarde ang isang lingguhang palabas sa radyo. So, nagkaroon siya ng radio program. No? Nagkaroon ng radio program si Mike Velarde. No? Ito ay isang istasyon na kanyang nakuha noong 1982 bilang bahagi ng isang deal sa real estate. So, dahil developer si Mike Velarde ng real estate, siya ay nakipagkasundo dun sa real estate kapalit yung radio program niya. Diyan nag-start yan. Nag-start ang El Shaddai sa radio program matapos gumaling sa puso si Mike Velarde noong 1978. Noong 1984, tinawag ni Mike Velarde ang kanyang palabas na El Shaddai. So, yung palabas ni Mike Velarde, no, doon sa radio program niya, 1984, nung ito ay binigyan na ng lehitimong pangalan na El Shaddai. At tong El Shaddai na to, isa itong biblikal na pangalan ng Diyos na natagpuan niya sa isang pamplet ng relihiyon sa Amerika. So yung pangalang El Shaddai ay nakuha ni Mike Velarde nung siya ay nagpunta ng Amerika sa pamamagitan ng isang pamplet. Kaya naging El Shaddai yan. No? Kaya kayo naging El Shaddai. Pagkatapos ay nagsagawa si Mike Velarde ng buwan ng prayer rally sa labas ng paligid ng istasyon ng radyo. So yung nagkaroon na ng pangalan, yung radio station ni Mike Velarde na tatawagin itong El Shaddai, si Mike Velarde ay nagsagawa ng prayer rally sa paligid ng kanyang istasyon ng radyo. Nag-prayer rally sila, prayer vigil. Ngayon, yung nagsasagawa na ng prayer vigil, si Mike Velarde, doon sa radio station niya, unti-unting lumalaki ang bilang ng mga dumadalo. Padami na lang padami yung tao. Maraming nakikiisa na doon sa prayer rally, doon sa prayer vigil nila, sa tapat ng radio station kung saan nagpo-programa si Mike Velarde ng El Shaddai. No, medyo dumadami, dumapadagdag daw ng padagdag yung mga tao. At yung prayer rally na ito, linggo-linggo niyang ginawa. Linggo-linggo niya itong isinasagawa. No? Nagkaroon ng lingguhang prayer rally si Mike Velarde sa tapat ng kanyang radio station. Hanggang sa dumating na sa punto na hindi na kayang i-accommodate ng lugar yung mga tao. Hindi na kaya, sa sobrang dami, nasakop na yung buong lugar. Ganon kadami yung nakiisa sa ginawa ni Mike Velarde na prayer vigil o prayer rally. Ang mga rally, so dahil marami ng mga tao, yung mga rally na yan, yan ay inilipat sa iba't ibang lugar. Kasi nga, hindi na ma-accommodate sa sobrang dami ng tao eh. So, iniligay sila sa iba't ibang lugar na nagkaroon ng lugar si Mike Velarde ng mga football stadium. Ganong kadami, imagine niyo football stadium. Tapos nang nagsimula yan sa football stadium, edi pinuno yan ng El Shaddai. Napuno yan. So hindi na kinaya ng football stadium. Hanggang sa inilipat yan sa Quirino Grandstand dyan sa Rizal Park. Napunta yan sa Quirino Grandstand dyan sa ano, sa Rizal Park dyan sa Maynila. Yung open ground sa labas ng Philippine International Convention Center at ng Cultural of the Philippines sa Pasay malapit sa Manila Bay.
Dahil hindi na kinaya ng football stadium, ganon kadamihang El Shaddai na kaanib. Dilipat yan sa Quirino Grandstand, dyan sa Rizal Park, yung open field doon. No? At yung panghuli na pinaglipatan ng mga tao, no, na nag-El Shaddai dito, kayo ay nagpupunta ngayon sa Ambel Business Park, Barangay San Dionisio, Paranaque. Di ba nag-aambel kayo? Yan yung pinakahuling location na ipinaglipatan ni Mike Velarde sa pagdadaos ng kanyang mga programa. Yung ano, itong Ambel Business Park, Barangay San Dionisio, Paranaque City, ito ay isang lugar, ito ay isang site na pag-aari ng pamilya ni Mike Velarde sa pagkakaalam ko. No? Bakit? Pag-aari ito ng isang pamilya eh. Hindi ko alam kung pamilya ni Mike Velarde. Basta isang pamilya yung nagmamay-ari ng lugar na yon. Tapos, para doon maayos na ma-accommodate yung mga nasa ilalim ng grupo ng El Shaddai. Actually, yung El Shaddai na yan, isa po sa kinuha para mag-live testimony si Mike Velarde dyan sa Ambel, ang tita kong madre. May tita po akong madre na personal na kilala si Mike Velarde. Dapat po, nung time na yon, mamimit ko din yan ng personal. Kaya lang, during that time kasi, hindi ako ganong kainteresado sa ganyan. Nakakasama kasi ng tita kong madre talaga si Mike Velarde. Nakapag-live testimony na siya doon po sa Ambel. May makikita kayong mga madre doon sa Ambel, mga nagtitinda ng religious items, yung isa doon, tita ko. Sa mga nag-aambel dito na nag-El Shaddai dyan sa Paranaque, may dalawang madre doon na nagtitinda ng religious items. Tita ko po yung isa doon. Kaibigan po niya si Mike Velarde. No, kaya malapit ang puso ko sa mga nag-El Shaddai dito. At nakapunta na rin po ako doon sa Ambel. No, nagtinda po kami doon ng, sinamahan ko yung tita ko, nagtinda po kami ng mga religious items doon. Kaya yung mga nagtitinda doon, kawawa pag bumabagyo. Kawawa yung mga nagtitinda doon pag bumabagyo, basang-basa. Kasi doon ko po naranasan, basang-basa talaga ako. No, nandoon po yung tita kong madre sa Ambel. Yan, sabihin nyo, kilala nyo po ba si San Rio? Tita ko po yun. Now, noong 1992, no, taong 1992, lumawak yung hinahawakan na grupo ni Mike Velarde. No? Yung grupo ni Mike Velarde ay lumawak at ito ay nagkaroon ng television station. Dati radyo-radyo lang yan. So yung lumalaki na yung El Shaddai, na-televise naman sila. O, di ba, bongga? No? Napapanood na sila sa TV. During this time, bata pa ako, correct me if I'm wrong ha, ito yung ano, di ba? Kasi yung TV namin noon, natatandaan ko, nilalagyan namin ng tinidor. Kasi di ganun, wala pang remote. Black and white pa noon yung TV, tapos di ganun o. Tapos depukpok sa gilid. Kasi nga, malabo, tapos ang daming ganun-ganun. Di ba? Marami siyang ganun-ganun na lumalabas, lalo tapos may antena. De ganun pa. Natatandaan ko rito sa El Shaddai na to, sa mga may edad na ngayon. Hindi po ba ito yung ano, tinetelevise na maraming taong natutulog dun sa park? Nagdadala sila ng banig, nagdadala sila ng tent, tas isang mga pamilya sila na para silang mga nasunugan, ganun ang eksena. Tapos nasa malaking-malaki silang park, naglalatag sila ng mga banig dun. Tas nakapanood din ako ng ganyan sa El Shaddai noon. Kasi yung ano, yung stepmother ko, siya ay dating INC. Dahil na pangasawa niya yung tatay ko, tatay ko sagrado katoliko. No, hindi, wala siyang choice. Hindi yan mag-INC tatay ko kasi sagrado katoliko yon. So, nagkatoliko siya. Isang beses na isama niya ako kasama yung side nung stepmother ko. Naglatag lang kami actually, hindi sa pinib, banig pa yung uso nun eh. Banig. Tapos, jeep. Nag-rent ng jeep, punong-puno kami dun sa ano,
Tapos kapag kami yun, nandoon kami sa park yun eh, damuhan siya, damuhan. May mga baong kaming pagkain, may mga baong kaming tubig. Parang ginawa naming family reunion yung ano, yung El Shaddai. Pero isang beses lang ako pumunta. Tapos yung sumunod, hindi na ako sumama kasi nga, dahil ang bata ko noon, na ano ako, na boring ako. Ayan yung ano, di ba? Nagbabato ng mga panyo. Naabutan ko yun eh. Nagbabato-bato sila ng panyo. Tapos ginaganon-ganon yung panyo o mga tao doon. Kahit basang-basa sila ng ulan. Diba? Basang-basa sila ng ulan. Gumaganon-ganon sila ng panyo kahit bumabagyo. Totoo yun. Kasi yun yung natatandaan ko sa kabataan ko nung napanood ko to. At nasaksihan ko din kasi nakapunta rin ako doon. Sa ano, kung paano nila ginagawa. May mga binabasa sila doon sa panyo. May nakasulat doon eh. May nakasulat, tapos ang ginagawa nila doon sa panyo, yung iba doon, itinatamtak sa ano, sa dingding, ganong ginawa ng stepfather ko, dinidikit sa dingding. Tapos ako naman, nawiwirduhan. Bakit may panyo ng El Shaddai dito sa dingding? Ayun pala, yung halaga pala nung panyo na yon, doon ko naintindihan, doon pala nila binabasa yung ano, dasal-dasal nila, kasi dasal pala yung ano, kasi ang alam ko lang, Bible verse. May Bible verse. Akala ko yung Bible verse parang minememorize nila. Yun pala, ginagawa ng stepmother ko nung nabubuhay pa, kasi namatay na po siya. Binabasa yung ano, yung nakasulat doon sa ano. Ang kulay pa nga nun, ano may white, tapos yung pinaka-lining niya sa gilid, green. Yun yung naabutan ko na panyo-panyo nila. San dami-dami nilang panyo, hindi ko alam saan nila nakuha. So, noong 1992, dahil lumalawak na yung ano, yung El Shaddai, radio station lang yan eh, sila ay napasok naman sa TV. Yun yung kinikwento ko sa inyo na napanood ko, no? Itong El Shaddai, ito yung kilusan na kumukuha ng oras sa programa sa pamamagitan ng paggamit ng telebisyon, no? At ang telebisyon na ito ay pagmamay-ari ng gobyerno na tinatawag na Intercontinental Broadcasting Corporation, na which is ang pagpapalabas nito, no? Ang pagpapalabas noon ng El Shaddai tuwing Linggo. Tuwing Linggo 'yan. Yung noon na 1992, tuwing Linggo siya na ipinapalabas. No? Yan yung lumaki na, yan na yung naging way ng El Shaddai para ipalaganap yung pamamaraan ni Mike Velarde. Charismatic po yan. Catholic charismatic group. No? Si Bishop Bacani Jr. ang spiritual advisor ni Mike Velarde. Kaya hindi po yan pwedeng maging protestante. Dahil obispo po ng Katoliko ang spiritual advisor ni Mike Velarde. Kung magiging Protestant o sulpot ang El Shaddai, yung bishop natin na si Bishop Chodoro Bacani Jr. ay magiging sulpot din. Kaya Katoliko po yan na samahan. Okay. Ang ating gabi ng Lingguhang Saturday family appointment, no? Yung ano kasi, yung pagpunta nila doon sa stadium na yung Quirino Stadium na yon. Pag pumupunta, natatandaan ko mga kapanalig, pag nagpupunta kami doon gabi ng Sabado. Kasi pagpalo ng Linggo, yan na yan. Diyan ako nakakakita na may umiiyak, nakataas yung kamay, tapos gumaganon-ganon sila, gahagulgulan. Well, syempre, ang lola mo, dahil bagets pa, at bata pa ako noon, marites. Tinitignan ko lang sila paano sila mag-iyakan. Syempre, bata pa ako, wala naman akong alam sa ganyan. Nakikita ko yung nanay, yung stepmother ko, umiiyak din sa ganyan. Iniisip ko noon, bata pa ako, yung, ano, nakakaiyak. Tsaka yung ano, kaya sa akin, sa kabataan ko, gustong-gusto ko yung kanta, kapag kinakanta ko to, naaalala ko yung kabataan ko, kasi yan din yung naging laman ng radyo eh. Pampatulog. Yung, di ba may kanta sila ng El Shaddai, El Shaddai, Eleyo na Adonai,
Pag naririnig, kuya, kinikilabutan ako. Kasi siyempre, di ba, yun yung nasaksihan ko nung kabataan ko. Yun yung naririnig ko, yung panahong malalakas pa yung mga magulang ko. Kaya pag naririnig ko siya, naaalala ko yung childhood ko na ito yung mga panahon na nagiiyakan sila. Tapos nakataas sila. Tapos mahilig, di ba, mahilig nun si Mike Velarde na, amen! Purihin natin ang Panginoon. Panapakan natin ang Panginoon. Ganyan siya eh. Sa natatandaan ko. Pero hindi, syempre ngayon, medyo may edad-edad na tayo. Yung ibang mga ganap doon, hindi ko na matandaan. Pero yun yung nag-iwan sa akin ng alaala. Tsaka yung kanta. Yun lang yung kanta eh, na naaalala ko. Yung El Shaddai, El Shaddai, Eleyo na Adonai. May English pa niyan, di ba? Tapos may Tagalog version. May Tagalog version niya, tapos may English version. Na yun yung mga naririnig-rinig ko. No? Kaya, natatandaan ko, Saturday night, nandun kami sa grandstand kasi pukpukan niya ng Sunday. Alam ko, dumating pa yan sa part na parang inabot sila ng isang linggo. Walang uwian. Grabe yung El Shaddai noon, no? At kaya ko siya nasaksihan kasi nanay ko nga, panati ko sa ganyan. No? Doon nag-ano yung yung mga pamilya, nagpupunta doon sa grandstand, mapabagyo, makikita mo yung iba, nakapayong talaga, yung mararamdaman mo yung debosyon nila, grabe talaga, powerful. Yan yung family, yan yung tinatawag na family appointment, no? Sunday family appointment ng El Shaddai. Yan ay naging ang ika-anim na pinakamatagal na nagahari na relihiyosong programa sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas hanggang sa natapos itong 2020 pagkatapos ng 28 taon ng pagpapalabas sa network. So 28 years ang itinakbo ng television program ng El Shaddai. 28 years. No? 28 years po ang itinakbo niyan. Ngayon, ang El Shaddai ang ika-anim na longest running program sa buong Pilipinas. El Shaddai po, longest running television program. No? Ngayon, bukod doon sa nagawa ni Mike Velarde, no, na television program, ginawa rin ng El Shaddai. Nagkaroon yan, oy, kung naabutan nyo to, ako nanonood ako neto dati. Meron silang drama anthology series. Diba? May mga sila? Drama-drama. Yung para silang 700 Club. Yung dating Lasenggo, tapos napagbago siya ng El Shaddai. Natatandaan ko yan, oy, huwag nyong sabihin. Huwag nyong sabihin, hindi nyo napanood yon. Di ba may gano'n ang El Shaddai? Natatandaan ko, yung dating masama siyang Katoliko, Lasenggo, yung iba pa nga doon, nag-a-addict, yung iba maraming babae. Tapos nung naging kaanib siya ng El Shaddai, nagkaroon siya ng malaking-malaking transform sa buhay niya. Natatandaan ko yun, tapos yung mga artista hindi ko naman kakilala. Di ba meron yun, drama series, ang El Shaddai? Natatandaan ko yun, bagets pa ako noon siguro. Nasa grade 2 lang yata ako noon. Oo, yun! Tama si Kuya Rodel Velario, yung mga gintong aral at himala ni El Shaddai. Di ba? Uy, nakakamiss ha. Di ganun pa yung TV namin, no? Di ikot. Tapos maghahagis-hagis sila ng mga panyo-panyo. Di ba ang sarap mag-throwback? Uy, masaya ang El Shaddai ha, in fairness. Ngayon, nagkaroon sila ng radio program. No, radio program, television program, ito yung anthology series na mga himala at gintong aral ni El Shaddai na nagsimula noong 1994 hanggang sa natapos ang programang ito noong 1997. Itatanong kita sa tita mong madre. Opo, tanong niyo po, sabihin niyo si San Rio. May mga picture kami dito sa Facebook. Kaya tabu na, tagal na kasi. So, 1994, nagkaroon ng El Shaddai ng mga drama-drama series.
Pero natatandaan ko, hindi kilalang artista yung mga gumaganap dun eh. Mga ordinaryong tao. Hindi ko alam kung artista ba yun ng El Shaddai mismo. No? At saka nakakaiyak yun yung mga programa nila, kung paano sila nagbago, kung ano yung dati nilang buhay. Nakakaiyak talagang, sabi ko, bumigay ito pala. No? 1994 yon nung inere sa Pilipinas. Natapos siya nung 1997. At yung host noon, si Mike Velarde. Di ba yung host noon, si Mike Velarde pa? Tapos mag-iiwan pa siya ng payo? Di ba mag-iiwan siya ng mga advice-advice? Oh. Katolikong organisasyon po ang El Shaddai. Catholic Charismatic Organization po yan. Ilan taon na ba? Ilan taon ako nung time na yun? Siguro mga sa 8. Ganun. Hindi ko matandaan, basta pagbata pa ako. Wala pa akong alam sa ano. Sa mga ganyan. Pero mga nasa 8, 9, ganun. Siguro mga grade 4, grade 3. Nung time na to. Ngayon, meron sariling pagmamay-aring gusali si Mike Velarde. At ito ay kailangan niyang bayaran ng 20 years. No, yung niloan, pwedeng sabi ating niloan, kasi babayaran daw to, niya to ng 20 years eh. No? Yung gusaling ito ay may 10,000 meters na kwadrado at may upuan na 6,000 na upuan na may nakatayong silid para sa isa pang 25,000 na may espasyo sa lugar para sa pag-apaw ng mga tao. No, so meron siyang binabayaran na gusali sa loob ng 20 years. Hindi ko lang po alam kung bayad niya na to. Yung gusali daw na yan ay pinasinayaan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang 14th na Pangulo ng Pilipinas, noong ikapitumpung kaarawan ni Mike Velarde. So pinasiyaan daw ni Gloria Macapagal Arroyo. So pag pinasinabing pinasiyaan, pinahintulutan, aprobado, legal. No, aprobado, legal. January Liantos, no, I'm only 28. So, ano ko eh? Anong taon? Ano ako yun nung time na yan eh, nung mga ganyan-ganyan. Hindi ko matandaan kung ano ang edad ko, basta ang bata ko pa niyan. Natatandaan ko lang, during that time, dyan sa El Shaddai na yan, ay pag umuulan, nakapayong silang lahat. Pero batang bata pa ako dyan, hindi ko alam, grade 1. Basta ang bata ko niyan, hindi ko na matandaan ng edad ko. Kasi nanonood, yung nanay ko nagkikwento-kwento pa patungkol sa mga telesere, yung mga drama-drama. Kasi noon, di ba meron po noon na tinatawag na pwede nagre-record sa panahon noon ng video-video cam ba yung tawag noon? Kasi natatandaan ko, kaya ko yan alam, merong video recorder yung ginaganon, yung itataas, tapos isilip ka dun sa butas, tapos nakaganon ka. Di ba nakaganon ka? May ganun eh, noon eh. Ewan ko po akong, siguro yung mga ibang millennials, hindi na naabutan yon. Yung kulay siya, kulay silver siya. Tapos, itataas mong ganun. Meron siyang tape sa loob. Tapos nakaganon. Para ma-save yung video. Ganun yung noon eh. May ganun kasi yung mga tita ko. Doon ko siya napanood. Yung nakaganon siya. Sa video-video. Yon, doon ko siya nasaksihan. Tapos ginagawa pa ng iba kong mga tiyahin, yung nire-record siya sa tape. Tapos hindi ako pwedeng mag-ingay, sasabihan kapag kunyari nagre-record sila, huwag kang maingay kasi nga magfe-feedback daw yung boses doon sa record. So doon ko siya talaga tawag nito, narinig MJJ Love na isang iglot. Kung ayaw mo sa kwento ni Lola Bashang, dun ka sa Senado. Ayusin mo yung problema ng INC sa rice hoarding. No? Ayusin mo yung problema ninyo sa rice hoarding kayong mga iglot.
Bakit ka kasi nandito, pinag-uusapan namin El Shaddai? Mamaya pagtapos nito, pag-usapan ulit natin yung bigas. Kwento pala to ni Lola Basyang, eh bakit nanonood ka dito? Bakit nakikinig ka? Sino ba mamisabi sa'yong makinig ka dito? Mamaya ka makinig kapag rice hoarding ulit. Pag-uusapan natin yan. Ang lakas mong insultuhin ng El Shaddai, samantalang yung rice hoarding nyo, kalahating bilyon, inipit nyo? Anong klaseng mga tao kayo? Okay. Ang El Shaddai ay grupo po yan ng Roman Catholic. Ang bishop po ng diocese na yan, na, ang bishop po ng diocese ng ano, ng grupo ng El Shaddai ay si Jesse Mercado. No? Si Jesse Mercado po ang obispo at obispo ng El Shaddai, dahil si Bishop Jesse Mercado po ang obispo ng diocese ng Paranaque. No? Diocese ng Paranaque. Habang ang spiritual director naman po ng El Shaddai ay si Bishop Emeritus ng Novaliches. Ito po si Chodoro Bacani. Bishop Chodoro Bacani. Hindi po Protestante ang El Shaddai. Ngayon, dito tayo sa politics. No? Dito tayo sa usaping politika. Ang mga conspiracy theorists ay nagpapalaganap ng paniniwala na ang El Shaddai ay gumaganap na may malaking papel sa politika sa Pilipinas. So merong mga haka-haka, yung mga iba may mga teorya na si Mike Velarde daw po ay isa sa may malaking pwedeng maging ambag pagdating sa politics, pagdating sa botohan. No? Pagdating sa mga boto-boto. So may mga haka-haka daw sa kanya. Iginiit, no? Iginiit nila na si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos ang nanalo sa pangkalahatang halalan noong 1992 dahil sa mga boto ng mga kaanib ng El Shaddai. Bagamat hindi pa ito napatunayan sa isang aktwal na tali ng mga boto na nauugnay sa mga listahan ng miyembro ng El Shaddai. So, nagkaroon ng teori noon, 1992, nung nanalo si Fidel Valdez Ramos sa pagkapangulo, na ang nagpanalo sa kanya ay yung mga kaanib ng El Shaddai. No? Yung mga kaanib ng El Shaddai. Sila yung nagdala kay Fidel Valdez Ramos kung bakit yan naupo bilang pangulo. No, sa parehong ano, sa parehong sitwasyon, ang mga individual na miyembro ng Simbahang Katoliko ay malayang bumuo ng mga bloke ng pagboto ng independe mula sa simbahan mismo, tulad ng kaso ng Catholic vote. So meaning to say, pinabulaanan ito ng El Shaddai. Hindi pinabulaanan ito ni Mike Velarde. Hindi kasi tayo Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo kasi, 'di ba, may black voting 'yan. May black voting kayo, hoy, Iglesia ni Cristo. Kapag hindi niyo binoto yung gusto ng pamunuan ninyo, mortal sin sa inyo 'yan. Huwag niyo sabing hindi. Mortal sin sa INC. Kapag may inutos ang INC na iboto natin si ganito, kailangan iboto niyo 'yun, wala kayong kalayaan sa botohan. Si Mike Velarde, ang El Shaddai ay nag-iwan ng mensahe na ang mga naganap na pagboto kay Fidel Valdez Ramos, walang kinalaman po si Mike Velarde dyan. Hindi naman po yan nagpro-promote. Hindi naman nagpro-promote si Mike Velarde na, oy, iboto na, iboto nyo to, ha? Kailangan. Hindi po ganon. Hindi ganon si Mike Velarde, hindi ganon ang El Shaddai. Pero ganon ang INC. Hindi po ba, mga kapanalig? Persahan sa akala ng boto. Kailangan yung iboto to, ha? Black voting. Hindi po ganyan ang El Shaddai. Okay.
Sa impeachment trial ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada noong huling bahagi ng year 2000, tinanggihan ni Mike Velarde ang alinsunod sa turong Katoliko hinggil sa temporal na usapin. Ang panawagan, no? So, nung na-impeach daw si Joseph Estrada, no? Tumanggi si Mike Velarde, no? Meron siyang hindi masyadong pinaburan. No? Merong part na hindi pumabor daw si Mike Velarde ng kakaunti sa turo ng Simbahang Katolika. Patungkol siguro to sa impeachment. 'Di ba? Siguro napasok dito yung usaping politics kung ano yung mga naging stand ng Simbahang Katolika. Siguro ito yung mga rally-rally noon. Ano ba yung tinanggihan ni Mike Velarde? Sinabi ni Mike Velarde na ang mga miyembro ng El Shaddai ay malayang sumali sa rally sa kanilang kilusa, sa kanilang sariling kagustuhan, at muling iginiit na ang kilusan ay hindi para o laban sa pagbitiw ni Estrada. Kasi noon, yung nagkaroon ng impeachment kay Erap Estrada, ito yata yung sagsugal, gambling, no? Ito yata yung sasugal na tanggal si Erap. So, merong Archbishop yata na in-invite si Mike Velarde para makiisa yung El Shaddai dun sa rally. Ngayon, etong invitasyon ng Arsobispo, tinanggihan po yan ni Mike Velarde. Hindi siya pumabor. Pero sinabi niya doon sa Arsobispo na malaya naman po yung mga kaanib ng El Shaddai kung gusto nilang sumama sa rally. Sige, mag-rally po sila. Na parang pinakikita ni Mike Velarde rito na ang El Shaddai ay hindi niya kinokontrol yung tao. Kung may tao na gustong dumalo, dumalo. Kung may tao na ayaw dumalo, edi wag dumalo. Kumbaga may kalayaan yung mga member ng El Shaddai. Naiulat na tinangka ni Mike Velarde na wakasan ang krisis sa eleksyon sa Pilipinas noong 2005 sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kampo ni na Estrada at Arroyo. Tandaan natin, mga kapanalig, no? Tandaan po natin na ang El Shaddai ay hindi po protestante. Ang El Shaddai ay hindi po isang sulpot o isang sekta. Sa halip, ang El Shaddai po ay isang charismatic organization sa loob at sa ilalim ng Roman Catholic Church. Ang katayuan ng El Shaddai sa mismong simbahang Katoliko, ayan, wala naman po yang pinagkaiba sa ibang mga Catholic charismatic groups. Wala naman pong, di ba meron tayong tinatawag na oasis? Sino po nakakalam ng oasis? Parang ganun din yung El Shaddai. Ang pinagkaiba lang kasi, pinakamalaking Catholic groups ang El Shaddai. Pero kung ano yung ginagawa ng mga charismatic groups sa Pilipinas na maliliit, ganun din ang El Shaddai, wala naman pong pinagkaiba yan. Pinagkaiba lang, malaki kasi yung grupo ng El Shaddai. Siya yung pinakamalaking charismatic groups dito sa Pilipinas. Now, wala siyang pinagkaiba sa mga couples for Christ, singles for Christ, no? Pare-pareho lang po yan. No? Si Mike Velarde, no, siya po ay isang Katoliko, at si Mike Velarde ay siyang inilalarawan bilang pinuno ng El Shaddai. Pero si Mike Velarde po 100% Katoliko po 'yan. Ayan, sabi ni Ate Janet, Ilora sa Piel Sagatan, o Oasis of Love, mga ganon. Grupo-grupo lang din 'yan, kaya lang malaki lang talaga yung El Shaddai. No? Ngayon. Sa context ng aral ng Katoliko, sa tema ng aral ng Iglesia Katolika, pag sinabi kasing sekta, kaya hindi yan sekta, El Shaddai, hindi po yan sekta, no? Hindi po yan sekta, no? Kasi pag sinabing sekta, ito ay isang grupo, ito ay isang organisasyon, katulad ng INC. Sekta yan.
Ito ay isang grupo, isang organisasyon na ang mga paniniwala at gawain ay ganap na naiiba sa kung ano ang itinuturing o itinuturo ng simbahang Katoliko. Ito ay isang samahan na humiwalay mismo sa pangunahing relihiyon na umiiral sa buong mundo, walang iba kundi ang Catholic Church. Yan ang sekta. Kapag salungat ang turo mo sa Catholic Church at tinatawag mong sarili mong Kristiyano ka, sulpot ka, sekta ka. Ang katuruan ng El Shaddai ay nasa ilalim at sumusunod sa pamantayan ng Catholic Church. No? Ang katuruan ng El Shaddai ay katuruan po ng simbahang Katolika. Pag sinabing sekta, yan ay hindi sumusunod sa turo at doktrina ng Catholic Church. Kaya nga sila sulpot eh. Kaya nga sila protestante. Okay. Kaya malinaw na ang El Shaddai ay hindi isang sekta. Kung papansinin at pag-aaralan po nating lahat, ang pangunahing itinuturo at mga gawain ng El Shaddai ay nagpapakita at naglalarawan. No? Naglalarawan ng mga mahahalagang katuruan ng pagiging isang Kristiyanong Katoliko. Ano to? Ano yung mga sinasagawa sa mga El Shaddai na ito? Sa El Shaddai. Eucharist. May Eucharist ang El Shaddai. Katoliko yon. Ang Eucharist ay ipinagdiriwang ng El Shaddai sa kanilang mga pagtitipon. Meron silang spiritual advisor ang El Shaddai. Meron silang spiritual advisor at ito ay mula mismo sa obispo ng Katoliko. No? At 100% ang mga miyembro ng El Shaddai ay mga mananampalatayang Katoliko. Tama naman po ako. Kung sulpot ang El Shaddai, bakit mga mananampalatayang Katoliko ang mga kaanib nito? Kaya Catholic organization po ang El Shaddai, ha? Higit pa dito, ang El Shaddai ay teknikal na isinasaalang-alang bilang bahagi ng Catholic Charismatic Movement. Kinikilala po sa buong Pilipinas na ang El Shaddai ay nasa ilalim po ng Catholic Church bilang isa bilang pinakamalaking Catholic Charismatic Organization. Ha? Kaya hindi po 'yan Protestant. Katoliko pong organisasyon ang El Shaddai. May rosary ang mga 'yan. May mga madre nga, nandun nga yung tita kong madre, oh. Diba? Okay. Ang pagsamba sa ng grupo ng El Shaddai ay inilalarawan nila sa misa. May masang El Shaddai. Paano naging protestante yan? Ang pagpapakita ng pagsamba ng El Shaddai, misa. Gayon din ang mga pulong ng panalangin na nagtatampok ng propesiya at kung minsan ay glosolalia o pagsasalita sa wika. No, meron kayong mga praising. Meron kayong life testimony. Diba? O paano kayo binago? Oh, may ganun din naman ng mga Catholic organizations. Pag pumasok kayo ng charismatic, may ganun talaga. Ang El Shaddai ay nakabatay sa paniniwala ng ilang mga karisma o salitang Grego. Pag sinabing karisma, ang ibig sabihin ay mga kaloob na ipinagkaloob ng banal na espiritu tulad ng gift of tongue na pinaniniwalaan ng simbahang Katolika sa panahon pa ng mga sinaunang Kristiyano. May mga praising kayo, meron kayong gift of tongue. Iba naman yung gift of tongue ninyo doon naman sa ginagawa ng born again. Iba naman yung pamamaraan ng gifts ninyo doon naman sa ginagawa ng Zion. Diba yung Zion, kumakain ng damo tapos gumagana pa. Hindi naman kayo ganun. Ano, kambing lang? Baka ito, baka.
'di ba? Hindi naman kayo hindi naman kayo gumaganon. Ang El Shaddai kasi, yung mga gifts ninyo o yung mga nakaranas noon, gift of thanks. 'Di ba yung pagsasalita sa iba't ibang wika o yung lalalalalala, may ganun din sa Catholic Church. Pero yung sa atin kasi at kaibahan sa mga born again, sa atin kasi ay nasa akmang lugar. At yung proseso ng pagtanggap ng mga gifts na ito ay nasa ilalim ng banal na misa. May otoridad sa pamamagitan ng simbahang Katolika. Hindi kasi pwedeng bumaba sa'yo ang mga gifts kung hindi valid ang sacraments na tatanggapin mo. Paano bababa ang Holy Spirit sa isang tao na hindi valid ang sacraments na tinatanggap? Kaya nga din yung may ganun sila, di ba? Unlike sa El Shaddai kasi, may kaayusan. At saka, hindi siya OA. Hindi siya OA. Hindi siya nakakatawag pansin. Na kapag tinignan mo, hindi mo iisipin na ay gagayahin ko to. Kasi yung ano, yung way ng El Shaddai kasi, ipinapakita rin dito na binibigyan niya ng inspirasyon yung mga tao kung paano may pag-asa pa na magbago ka. May pag-asa pa, hindi natutulog ang Diyos. Kung pakiramdam mo, nasa babang baba ka, abang-aba yung buhay mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil pakinggan mo ang sinasabi ng mga taong ito. Dating lugmok, pero pinilit bumangon at kumapit sa Diyos. Ganun yung sa El Shaddai eh. Sa born again kasi, iba. Diba? Iba sa born again. Dadaanin ka sa sounds, tas dadramahan ka. Kahit kailan! Hindi mo man lang naisip ang Diyos. Ganon sila, di ba? Lumapit ka sa kanya, mahal ka ng Diyos. Aww! Ganon. Hindi ka tulad sa El Shaddai kasi, magkakaroon ka ng pag-asa na magbago. Kasi nagsasaksihan mo yung mga naging buhay ng mga tao na noon ay hindi maayos ang naging buhay. Makaka-relate ka, mararamdaman mo, at magkakaroon ka ng inspirasyon na may pag-asa pa pala kung magbago. Nagbago yung mga tao sa El Shaddai, hindi dahil nagdrama si Mike Velarde. Nagbago yung mga tao sa El Shaddai dahil na-inspired ang mga tao doon sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang tao kung paano sila binago ng Diyos. Hindi naman si Mike Velarde ang tinitingnan ng mga kaanib ng El Shaddai eh. Kundi yung presensya na ibinibigay nito sa tao kung paano sila unti-unting nagbabago. Kung Protestant ang El Shaddai, hindi yan lalago. Kung Protestant ang El Shaddai, hindi yan kikilalanin. Kung Protestant ang El Shaddai, walang Katolikong magbabago mula sa maruming pamumuhay, ngayon ay nasa tubig na daan na. No? Kaya kung kayo ay confused, no, sa El Shaddai, pumunta po kayo. Meron sa Ambel, meron 'yan eh, sa Paranaque, meron po 'yan. No? Kaya 'wag nating akusahan na ang El Shaddai ay isang protestanteng grupo. Dahil sa totoo lang po, ang El Shaddai ang isa sa mga organisasyon na marami rin pong na-convert na mga tao mula sa iba't ibang mga sekta naging Katoliko dahil po sa mga naging programa at pagsisikap ni Mike Velarde na mailapit sa Diyos yung mga tao, no? At sa pamamagitan ng himala sa buhay ni Mike Velarde, no, na siya ay may sakit sa puso at gumaling, ito yung ginamit niyang inspirasyon para ipamahagi yung milagro na naranasan niya mula sa Diyos. At ito rin naman ay naramdaman din ng mga kaanib ng El Shaddai, kaya ito nagpatuloy. Yan po ang kasaysayan ng El Shaddai. Hindi po siya Protestant na grupo. Yan po ay Catholic Charismatic Organization. Oo! Sabi ni Mami Heaven and Saints, noong nag-anniversary sila, dumating pa si Cardinal Tagle, at sinabi ni Cardinal Tagle noong nasa Roma siya, sabi ng mga foreigner na charismatic
na ang pinakamalaking charismatic sa Asia ang El Shaddai. Totoo po. Ang El Shaddai po ang pinakamalaking charismatic group sa Asia. At yan din naman po ay pinagmamalaki ni Cardinal Tagle sa Rome, sa Roma. Kaya maging proud tayo kay Mike Velarde, no, na sa kanyang ginawa, nakilala ang Pilipinas na may isa sa may pinakamalaking charisma, Catholic charismatic organization sa Asia. No, wag natin tingnan kung sinasabi kasi ng iba, yumaman, pinera-pera daw, ginawang negosyo. Hindi naman yun yung ano dun eh. Yung dapat nating tignan eh. Ang tignan natin kung ano yung nagawa ng tao. Usually yung sumisilip lang naman sa kasiraan ng El Shaddai, yan yung mga tao na walang narating sa buhay. Yan yung mga taong inggit na inggit. Na may taong nag-a-achieve, may mga taong nagkakaroon ng achievements, may mga taong nagtatagumpay sa buhay. Yan yung mga inggitero. Pero ako, ano man ang yaman ni Mike Velarde para sa akin, pagpapala ng Diyos sa kanya yon. Sa laki ng sakripisyo at paghihirap niya na maitaguyod ang samahan ng El Shaddai. Hindi po madaling humawak ng tao. Ako nga po, GCGC lang, dumadaing at umiinda pa ako. Nagre-reklamo pa ako. No? Sa mga GC na, sa GC na hinahawakan ko, may nagtatraydor sa akin. Dinadain ko yon. Ano pa si Mike Velarde? For sure, naranasan niyang traydorin. Naranasan niyang siraan ng sarili niyang grupo. Mahirap. Mahirap po yung naging katayuan ni Mike Velarde yung mag-organize ka ng mga tao. At siguro naging biyaya na rin yun sa kanya ng Panginoon. Yung bigyan siya ng maayos na pamumuhay. At wala naman po akong nakikitang masama doon. Kung sakali man naging maganda yung buhay ni Mike Velarde, nagkaroon siya ng maayos o marangyang pamumuhay, yun ay dahil biyaya sa kanya ng Diyos. Sa dami kasi ng mga taong natulungan niya na ibalik sa loob ng simbahang Katolika, sa dami ng mga tao na natulungan niya na magkaroon ng maayos na pamumuhay, deserve ni Mike Velarde na magkaroon at mabigyan na maginhawang buhay. Kaya sa iyo, Brother Mike Velarde, maraming pong salamat sa inyong pagsisikap at pagsasakripisyo para mapanatili mo na matagumpay, masigla at mayaman ang iyong itinatag na samahan na kinikilalang El Shaddai. At sa lahat po ng mga member ng El Shaddai, ipagpatuloy po natin yan. Kung yan po ang paraan para maging magaan ang mabigat na kalooban ninyo, kung yan ang paraan ninyo para maging masaya kayo habang kayo ay naglilingkod, kung yan ang pamamaraan ninyo para mas lalo nagiging malalim ang relasyon ninyo sa Diyos, ipagpatuloy nyo yan. No? Ipagpatuloy nyo yan yung mga ginagawa ninyo. And hopefully, no, katulad ni Heaven and Saints, no, sana maging saint si Mike Velarde. Para sa ako, yung opinion ko lang to, ha. Gusto ko siyang maging saint. Sa dami ng mga tao na nagbago, sa dami ng mga tao na naging maayos ang buhay at naituwid yung landasin, sa laki ng naiambag din niya sa simbahan dito sa Pilipinas, siguro deserve ni Mike Velarde ng award. Deserve talaga ni Mike Velarde ng recognition, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo at sa Roma. Deserve ni Mike Velarde na maging blessed. Dahil malaki ang naging ambag niya sa pananampalataya nating mga Katoliko. No, sa aminin man natin at sa hindi, no, si Mike Velarde ay isang simpleng tao lang, pero tignan nyo ang kanyang naging ambag sa simbahan. Kinikilala sa Asia na ang El Shaddai ang pinakamalaking Catholic charismatic organization sa buong Asia. At maging sa Rome ay kinikilala po ang El Shaddai. Kaya ang El Shaddai ay isang katolikong samahan at hindi po yan protestante. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Susubukan ko po mamaya kung kakayanin pa po ng data ko yung ano, yung live ko mamaya ng 1 PM, kasi gusto ko po sanang ituro sa inyo yung history ng Islam. Paano nabuo yung Islam? Pero hindi natin sila bubutasan kasi iba yung ano eh. Iba yung tradisyon ng Islam, iba yung tradisyon nating mga Katoliko. No, at kaibigan natin ang mga Islam. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung paano nagkaroon ng Islam.
Di ba maganda rin naman syempre na hindi lang dahil sa alam mo lang yung Islam. Dapat alam natin kung paano nagkaroon ng Islam, kung saan sila nagsimula, ano yung tradisyon nila, para maintindihan natin ang mga Muslim. Di ba? Kasi pag naiintindihan na natin ang mga Muslim, bakit pa natin sila tutuligsain? Kaibigan natin ang mga Muslim, ha? Ang kalaban nating mga Katoliko, yung mga sulpot na Protestante na nagpapanggap ng true church sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo, na ang nagbansag na Kristyanismong relihiyon, walang iba kundi ang Second Bishop of Antioch, si San Evodius, ang obispo ng Roman Catholic Church. Shoutout po kay Ate Auntie DP, kay Ate Tertia Lido ng Hong Kong, malaki El Shaddai group dito. Oh, may malaki daw pong samahan ng El Shaddai sa Hong Kong, no? Hi po Ate Janet Ilora Sepiel Sagatan, kay Mami Rhea Moncada Borcelo. Isa po yan sa mami ko na talagang panatikong panatiko sa El Shaddai. Gustong-gusto niya akong isama. Kay Kuya Jerry Hill Henobiagon, salamat po sa inyong lahat, sa inyong pananood. Kita-kits po tayo mamaya. Update ko po kayo kung matutuloy ang aking presentation live. 1 PM dito ulit sa page ni Kuya Jando, ang Jando Alabado page. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. No? Hoy, kung familiar kayo sa opir, tatapik natin yung opir ng Iglesia ni Cristo, ha? Sabi ni Kuya Nard Silva, familiar ka ba sa feast, bro? Ayun ang leader. Hindi ko po alam yung feast. Alam ko lang na feast na yun, yung piyesta sa bawat barangay. Pero yung feast, hindi ko po alam. Kung hindi po ako familiar dyan, baka hindi po yan Catholic group. Kasi kung Catholic group yan, makikilala po yan sa ano, sa na. Malalaman ko din po kasi marami pong ano, magsasabi sa akin. Oh yes, Mami Rhea Moncada Borcelo, itatopic natin yung upir. Yung upir ay isa sa doktrina ng Iglesia ni Cristo na ginagamit sa mga mahihinang mananampalatayang Katoliko para mangakay. No? At ito ay katatapos ko lang, sunugan talaga ng kilay dito sa upir na ito, no? At itatopic ko siya sa inyo, kaya lang kailangan ko pang himay-himayin ng mas maigi para malinis pag nilatag ng Sanrio, no? Kaya talagang sobrang busy po talaga ako sa pag-aaral. Kaya maraming pong salamat sa lahat po ng sumusuporta, and like what I've said po kahapon sa live, wag na po natin patulan ang issue at usapin ng God died at God died literally. No, may mga nakikita at nababasa pa rin po ako up to now, pero hayaan na lang po natin sila. Basta tayong mga Katoliko dito, sa lahat po ng sumusuporta kay Sanrio, sa lahat po ng sumusuporta sa live ko, focus lang po tayo sa sulpot. Sila ang ating babardagulin. Kaya tandaan, ang mga taong nagbabanal-banalan ay mapupunta sa langit-langitan. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you.